Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyog to na ating COVID Bible School. Ang pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay panalangin at lubos na pagtitiwala. Panalangin at lubos na pagtitiwala. Ang minamahal, isa pong masakit na bagay na maaaring gawin sa atin ng ibang tao ay hindi tayo pagkatiwalaan. At tayo pagulahan. Halimbawa po, may birthday party ang nanay mo. Dahil nais mong magpasikat ng kaunti, sabi mo sa nanay mo at mga kapatid mo na ikaw nang bahala sa lahat ng pagkain. Kaya namili ka, nagluto, at naghanda. Ngunit pagdating mo sa birthday party, natatamo silang kakainan na. Sila yung pala'y bumili sa labas, hala nila hindi ka darating. Sabi mga minamahal, hindi sila nagtiwala sa iyo. Pero ito mga minamahal, totoo ito lalo na sa ating Diyos. Nakang nandaman ni Kristo sa Mateo 14:30, si Pedro po ay galakas sa tubig. Kanyang makita ang malakas na hangin habang siya galakas sa tubig, siya natakot at simulang lumubog. Kaya siya po'y sumigaw, siya po'y sagipin ni Kristo. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 31, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong panampalataya. Marahil mga minamahal, kundi rin lang tayo magitiwala, kung matakot lamang tayo, siguro huwag tayong humiling na lumaka sa tubig at huwag tayong humingi sa ating Diyos. Kaya pa sabi po ng Biblia sa Mateo 21:22, ang lahat ng mga bagay na inyong hingin sa panalangin na may panampalataya ay inyong tatanggapin. Ngayon po, anong uring panampalataya ito? Sabi sa Marcos 11:24, ang lahat ng mga bagay na inyong inadalangin at hinihingi ay magsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Kapag tayo pala manahal ay humingi sa Diyos, magtiwala tayo. Hindi lamang na tatanggap tayo, kundi tinanggap na. Sinagot na ang ating panalangin. Kaya po, bago tayo manalangin, atin mo lang tiyakin na handa tayong lubos na magtiwala. Kung tayo magdududa lang, ano ba silbi ng panalangin? Alipong masakalan lamang ang damdamin ng Diyos. Maraming salamat.